Welcome to Invest Ed. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang agandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. Okay, so umpisa na natin. See you on the other side. Philippine Savings Bank primarily engages in savings and mortgage banking activities in the Philippines. It operates through consumer banking, corporate banking, branch banking, and treasury segments. The company provides various deposit products, such as savers accounts, automated teller machine, ATM, savings, regular passbook savings with ATM, overseas Filipino savings, regular and premium checking accounts, prime and peso time deposits, and dollar and euro savings and time deposits. It also offers consumer loan products, including auto loans, home credit lines, home construction loans, and flexi personal loans, and business loans comprising small and medium enterprise SMED business credit lines, SMED term loans, standby credit line certification, and domestic bills purchase lines. In addition, the company provides investment products and services consisting of money market funds, investment management accounts, escrow accounts, living trust accounts, and employee benefit retirement fund management, insurance products and services, credit and debit MasterCards, prepaid MasterCards, mobile and online banking services, and bills payment collection, remittance, and accredit facility services, as well as treasury, trust, and trading services. As of December 31, 2019, it had a total of 250 branches and 557 ATMs. The company was incorporated in 1959 and is headquartered in Makati City, the Philippines. Philippine Savings Bank is a subsidiary of Metropolitan Bank and Trust Company. Welcome sa market performance ni PSB, no? Nakikita natin dito, in 7 days return, down siya by 0.3%, and the Philippine industries up by 0.6% and the Philippine market up by 0.6%. And comparing to 1-year return of a company versus industry, PSB exceeds the industry, which returned a 5.5% over the past year. And comparing to the market, no, nakikita natin dito na PSB exceeds the Philippine market, which returned a negative 24.8%, while the company meron lang 1.6, down by 1.6%. The price to earnings ratio ng company, no, comparing to the industries, PSB is a good value based on its PE ratio compared to the industries na merong 11.1 PE ratio, and the company merong 7.3 PE ratio. And in terms of company versus market, PSB or a company is a good value based on its PE ratio compared to the market na merong 12.7 PE ratio and the company ay merong 7.3 PE ratio. Also in terms of price to book ratio of a company, nakikita natin dito na comparing to the industries, PSB is a good value based on its price to book ratio compared to the industry's average na merong 0.7, well, ay merong 0.6, and the market ay merong 1. So nangangahulugan to, no, in terms of price to book ratio alone, it is considered undervalue in terms of price to book ratio alone. And this is the past performance ni PSB for the past 5 years. Historically, annual earnings growth niya ay nasa 5.5%. The earnings and revenue history ng company, nakikita natin dito. In December 31, 2013, meron siyang revenue na 10 billion pesos per year, earnings na 2.9 billion pesos per year, and profit margin na 29.2% profit margin. And fast forward to 2020, in June 30, 2020, meron siyang revenue na 12.6 billion pesos per year, earnings na 2.9 billion pesos per year, and profit margin na 23.4% percent profit margin. Also in terms of quality of earnings na company, nasa
green zone tayo sa kanya because PSB has a high quality of earnings. And in terms of growing profit margin, nasa green zone tayo sa kanya also because PSB current net profit margin are higher than last year na meron 23% and now meron siyang 23.4% profit margin. The return on equity ng company, nakikita natin dito, meron siyang 8.4% return on equity while na industries na kinabibilangan niya merong 9.9% return on equity. No? So, mababa siya no, compare sa kanyang industries and mababa siya doon sa gusto nating makita na 10% return on equity. No, so, mga hindi nakakaalam kung ano yung return on equity, ito yung basihan natin ng management, no? Yung management, kung gaano sila kagaling gumamit ng others people's money, no? And also, no, in terms of high ROE, nasa red flag din tayo sa kanya because ang gusto natin makita in terms of high ROE ay nasa 20% pataas. Okay, and this the return on assets, no, nakikita natin dito na meron siyang 1.3% return on assets and the industries na kinabibilangan niya meron 2.2%. So, mas mababa siya do sa ating industries. So, yung itong return on assets, ito rin yung, it is a measures of management also. Okay? So, yung meaning nitong return on assets, ito yung kita ng company compared sa kanyang mga ari-arian. Okay, and this is the balance sheet snapshot ng company. Okay, and this is the financial institution analysis or financial health ng company, no? So, kung mapapansin nyo ako na napapansin niyo sa mga nakaraang video natin, kapag nag-analyze tayo ng banking sectors, iba yung ginagamit nating ratio pagdating sa financial nila, no? So, unang-unang ginagamit natin dito yung asset level ng company. So, nasa green flag tayo sa kanya because PSB asset to equity ratio is considered low na mayroong 6.6 times. Okay? So, bakit natin nasabi na low yung kanyang asset to equity ratio? Kasi ang gusto natin makita kapag nag-analyze tayo ng banking sectors, yung kanyang asset to equity ratio ay below 10. It is considered low. Okay, so ano nga ba itong asset to equity ratio sa mga hindi pa nakakaalam, no? Okay, so it is a measures of how much money is financing operation through debt versus their wholly owned fund. Okay, the higher the ratio, the more the company uses debt to finance its operation. So, kapag mas mataas sa 10 times yung kanilang asset ratio, it is considered na malaki yung kanilang utang na ginagamit sa kanilang operation. And in terms of allowance for bad loans, nasa red flag tayo sa kanya because PSB has a low allowance for bad loans na mayroong 53%. So, bakit natin nasabi na low yung kanyang allowance for bad loans? Bakit natin nasabi na red flag tayo sa allowance for bad loans? Kasi gusto natin makita sa allowance for bad loans, 100% pataas yung kanyang allowance for bad loans. Okay? Pero nakikita natin dito, nasa 53% lang, kaya natin nasabi na low yung kanyang allowance for bad loans. Okay, so para mas lalo nating maintindihan, ano nga ba itong allowance for bad loans? Okay, ito yung reserve to account for possible future losses from loans. High allowance ratio or allowance for bad loan means bank can withstand for possible future losses, no? Ito yung kinukuha natin, okay? So in terms of low risk liabilities, nasa green flag tayo sa kanya because meron ang PSB na 90% liabilities are made up of primarily low risk sources of funding. Okay, so, itong low risk sources of funding, ito yung mga customer deposits. And in terms of loan level, nasa green flag naman tayo sa kanya because PSB has an appropriate level of loan to asset ratio na mayroon 69% loan to asset ratio. No? So, bakit natin nasabi na appropriate yung kanyang loan to asset ratio? Because ang gusto kasi natin makita kapag nag-analyze tayo sa mga banking sector, yung kanilang loan to asset ratio ay below lang sa 110% below. It is considered appropriate loan to asset ratio. So, which in this case, nakikita natin kay PSB na nasa 69% lang yung kanyang loan to asset ratio, kaya natin nasabi na appropriate yung kanyang loan to asset ratio. Para mas lalo nating maintindihan tong loan to asset ratio, ano nga bang ibig sabihin nito? Measures of bank outstanding loans to its total assets. Okay, so a high loans to asset ratio, it means a higher risk because loans are less liquid than other financial assets. Okay?
So in terms of low risk deposit, nasa green flag also tayo sa kanya because PSB loans to deposit ratio ay mayroong 90%, it is considered appropriate, no? So bakit natin nasabi na yung kanyang loan to deposit ratio ay nasa appropriate? Kasi gusto natin makita kung nag-analyze tayo ng banking sectors, yung kanyang loan to deposit ratio ay nasa 125% below lang. So nakikita natin dito na mayroon siyang 90% loan to deposit ratio, kaya nasabi natin appropriate yung kanyang low risk deposit. So para mas lalo natin maintindihan itong loan to deposit ratio, ano nga bang ibig sabihin niyan? Kasi ang meaning lang nito, no, it is a measures of bank liquidity. So kinocompare lang dito yung total loans and total deposits. So kapag yung loan to deposit ratio ay above 125%, ibig sabihin nun, sobrang taas na ng kanyang low risk or ng kanyang loan to deposit ratio. Pag ganun, nangangahulugan yun na the bank may not have enough liquidity. Okay? So in terms of level of bad loans, nasa red flag tayo sa kanya because PSB has a high level of bad loans na mayroong 9.9% level of bad loans. So sobrang taas niyan. So bakit natin nasabi na sobrang taas na kanyang high level of bad loans? Because natin makita kapag nag-a-analyze tayo ng banking sectors ay nasa 2% pababa lang yung kanyang level of bad loans. So sa kanya nasa 9.9. So sobrang taas. Bad loans, ito yung mga nangungutang sa company na hindi na talaga nila nabayaran yung kanilang mga utang, no? Okay, and this is the dividend yield ng company. Nakikita natin dito yung kanyang current dividend yield ay nasa 5.88%. In terms of notable dividend, nasa green flag tayo sa kanya because PSB dividend is higher than the bottom 25% of dividend payers in the Philippine market na mayroong 1.7%. And in terms of high dividend, nasa green flag din tayo sa kanya because PSB dividend is in the top 25% of dividend payers in the Philippine market na mayroong 4.6%, while the company ay mayroong 5.9%. Okay, and this is the stability growth payments ng company. Nakikita natin dito, in November 16, 2009, mayroon silang dividend yield na 1.1% per year dividend yield and dividend per share na nasa 0.538 or 0.5 pesos dividend per share. And fast forward to October 13, 2020, meron silang dividend yield na 5.9% dividend per year and dividend per share na 3 pesos dividend per share. Okay, so in terms of stable dividend, nasa green flag tayo sa kanya because PSB dividend per share has been stable over the past 10 years. In terms of growing dividend, nasa green flag also tayo sa kanya because PSB dividend payment have increased over the past 10 years. Okay? So in terms of current payout to shareholders or payout ratio ng company, meron siyang 41% payout ratio, no? So ibig sabihin nun, 41% na kanyang earnings ay binibigay nila sa dividendo. Okay? In terms of dividend coverage, nasa green flag tayo sa kanya or check tayo sa kanya because the company with its reasonably low payout ratio, PSB dividend payments are well covered by earnings. Okay, and this is the leadership team ng company. Nakikita natin dito yung kanilang president and executive director na si Jose Vicente Alde na mayroong 2.5 years average tenure sa company. And this is the rest of leadership team ng company. In terms of experience management, nasa green flag tayo sa kanya because the company management team is considered experienced na mayroong 4.8 years average tenure and average age na sa 51 years old. Okay, and this is the board members ng company. Okay, so in terms of experience board, nasa green flag tayo sa kanya because PSB board of director are considered experienced na mayroong 4.5 years average tenure and average age na nasa 61 years old. Now, so yung paunahing tungkulin ng board of directors ay pangalagaan yung kapakanan ng mga shareholders ng company. The ownership breakdown ng company, nakikita natin dito, 88.4% owned by public companies, 9.2% owned by individual insider
1.8% owned by general public, 0.6% owned by institution, 0.08% owned by private companies. Okay, so in terms of dilution of shares, nasa green flag tayo sa kanya because shareholders have not been meaningfully diluted in past year, no? So, sa mga hindi nakakaalam kung ano yung meaning ng diluted shares or diluted, okay, yung dilution shares of diluted shares, kapag nag-i-issue ng share yung company or nag-raise ng shares ang company, bumababa yung ownership percentage ng mga shareholders. And this is the top shareholders na company. Nakikita natin dito 88.38% owned by Metropolitan Bank and Trust Company na mayroong current value na 19.2 billion pesos. And this is the rest of top shareholders na company. Okay guys, so alam na natin no, kung ano meron sa company and alam na natin kung ano meron sa financial position ng company. And yan, dumako na tayo sa intrinsic value ngayon ni PSB. Okay, sa mga sources natin about sa financial or future net income ng company, wala ulit mahanap sa kanya, no? So, ang gagawin natin, kukunin natin yung kanyang quarterly income para magamit natin siya sa pagkuha ng intrinsic value ng company. So, para makuha niya, pumunta lang tayo sa financial, and nandito tayo sa income statement, then pipindutin natin itong quarterly. Kung i-scroll down natin, no, nandito sa kanyang net income, ayan, kukunin lang natin itong 4th quarter na net income niya. Okay, pagpa-plus lang natin para makuha yung kanyang net income per year. Okay, nakuha natin, no, ay nasa 2.9 billion pesos yung kanyang net income. Okay, so ito yung gagamitin natin, no, ilalagay lang natin siya dito. Ito yung ating, okay, ito yung ating second option, no, kung wala ka net income forecasted, kukunin mo na lang yung net income ng company in quarterly basis. Okay? Para makuha mo yung intrinsic value ng company. Okay, so nalagay na natin, no, yung kanyang income in quarterly basis. So, kukunin naman natin yung average PE ratio ng company for the past 5 years. So, nandito tayo sa BPI trade para makuha yung kanyang PE ratio for the past 5 years. Ito siya, no? So, i-average lang muna natin to. Okay, so yung average PE ratio ng company for the past 5 years ay nasa 7.36. Okay, so ilalagay din ulit natin to sa Excel sheet natin. Kung na yung kukunin naman natin, yung current price na company and yung current market cap. Okay guys, so nandito tayo sa Reuters.com no, para makuha yung kanyang current price, which is 51.70. And yung kanyang current market cap ay nasa 21 billion pesos. Okay guys, so yung nakuha natin, no, yung ating intrinsic value sa kanya ay nasa 51.74. And margin of safety ay nasa 41.39. So meaning, kapag yung presyo, yung current price na company ay pumunta sa 41.39 or below 41.39, it is considered a buy ratings alone in terms of intrinsic value. And now, nang time na ina-analyze natin to, yung kanyang current price ay nasa 51.70. So nasa hold position tayo in terms of intrinsic value alone kay PSB. Okay, so itong Excel sheet na ito, ibibigay ko ito sa inyo na libre. So talagang pinofollish ko pa siya ng 100%. Dinadadalan ko pa ng another features para magamit nyo. So yung summary na pag-aaral na sa kampaning PSB. So wala tayong nakitang red zone. No? No risk detected for PSB from a risk check. So yung nakita naman natin na reward, PE ratio is below the Philippine market na mayroong 12.9 PE ratio while the company ay merong 7.3. And also, earnings are grow by 9.8% over the past year. And in terms of dividend, dividend pays a high and reliable dividend of 5.88%. Okay guys, ito yung mga nakita natin, no? So, pag-aaral, pag-analyze ng stocks, magkakaroon tayo ng idea kung anong meron sa company. And malalaman natin, no, kung ano yung strength and weaknesses ng company. And also, sa pag-review ng stock, magkakaroon tayo ng matibay na konklusyon at matibay na pundasyon sa pag-i-invest natin sa stock market. And also, sa pag-a-analyze ng stocks, malalaman natin, no, kung ano yung intrinsic value ng company. Kasi bago tayo pumasok sa investment na gusto natin pasukan na company, gusto natin, alam muna natin, no, kung ano yung intrinsic value ng company bago tayo pumasok. And syempre, sabi nga also ni Warren Buffett, you have to stay to your circle of competence. Okay? So, yun lang muna guys yung ating review sa company na to. So, maraming salamat sa inyo guys. And as always, invest wisely and see you on the other side.
Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pala sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang agandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat. See you on the other side.